Ay, no la hago yo. Ito si Chris Garcia dito sa Tibag, Baliwag, Bulacan. At welcome ulit sa Jericho Audio Works Channel. Ang gagawin natin ngayon ay sukatin ang output power ng iba't ibang model ng karaoke integrated amplifier at PA amplifier. Sa nakaraang vlog natin na paano mag-match ng speaker at amplifier, nag-rely lang tayo sa data ng kanilang katalog. Ngayon, aalamin natin kung tama ba ang naka-advertise nilang power output ng mga amplifiers. Sa pag-calculate ng power, gagamit tayo ng konting math. Pero simple lang math na gagamitin natin. Division, multiplication, at squaring. Kaya kayang-kaya natin to. Unahin natin ang Sakura AV737 at sa katalog ng crown, ang nakalagay ay 1,400 watts peak power sa 4 ohms. Pero hindi nakaprint sa kanila na ito ay 4 ohms. Ang power supply transformer ng AV737 ay 55 volts. Ang ginagawa nila, kinakalculate nila yung power ng amplifier base sa voltahe ng transformer at assuming na 100% efficiency. Ano ba yan? Hindi yata tama yan. Tingnan natin ang Ohm's Law pie chart. Meron tatlong formula ang power. E square divided by R, E times R, at I square times R. Yung E ang voltahe, R ang resistance ng load, at I ang current in amperes. Yung I o current, wala tayong data noon, kaya hindi natin magagamit. Since alam natin na ang voltahe at resistance, yun ang gagamitin natin. So, power is equal to 55 times 55 divided by 4 equals 756 watts. Multiply by 2 para makuha yung peak power equals 1,512 watts. So, tama ba yung 1,400 watts sa advertisement nila? Sika ka ang sasagot sa tanong na yan. Sa hindi pa nakakakilala sa kanya, siya ang kasama ko dito na virtual robot. Kaka, dito ka na sa harap. Gawa siya sa US, kaya hirap siyang magtagalog. Kaya sa sasagot siya sa atin ng Taglish. Sa US, Arto dito ang pangalan niya sa, dito sa atin, kaka. O sige, kaka, pakisagot. It is not correct because Class A amplifier's highest efficiency is only 50%, which means only 50% is converted for sound reproduction and the other 50% is wasted as heat. Tama. O sige, maya uli, tatawagin kita. Sa Class A amplifier nga naman, 50% lang ang pinakamataas na efficiency ng amplifier. Pangkaraniwan, 35 to 45% lang. Kung 50%, kalahati lamang ang para sa sound reproduction at yung natirang 50% ay napupunta lang sa pag-init ng amplifier. By the way, mga audio, meron tayong batas about false, deceptive, or misleading advertisement. At yan ay nasa Republic Act number 7394 o mas kakilala sa tawag na Consumer Act. Binigyan ng authority ng DTI ang Ad Standard Council para sila ang sumuri ng mga nilalaman ng ad materials. Ang ginagawa ng mga manufacturers, mga dealer, ay nilalagay nila yung mataas na power specification kahit hindi ito attainable, para mainganyo ang mga mamimili na bilhin ang kanilang product. Kaya yan ay false, misleading, deceptive advertisement. Yung nabanggit na 1,400 watts peak, hindi kayang i-deliver yan nung amplifier
At pag nilang sabihin yan ay PNPO, dahil wala namang standards ang PNPO. Kaya calling the attention of DTI and Ad Standard Council, kawawa naman ang libu-libong binibili ng mga products na yan sa pag-aakalang totoo ang mga nakalagay sa ads nila. Kaya tuloy, ang matching ng amplifier at speakers ay hindi matama-tama dahil sa mga maling specifications. Kaya sa vlog na ito, susukatin natin ang talagang power at efficiency ng mga amplifiers na yan. Kaya tutok lang mga kojo. Marami tayong susukating model ng Sakura. Kasama na ang Empire EAB737, Crown din ang nagmamarket niyan, Concert, Joson, Saturn at Kebler. Sa power amplifier, Ace LX20, Crown CA1600, Pro Stax MA1800 at Wharfdale MA4000. Sa halip na speaker, yung dummy load na purely resistive ang gagamitin natin. Kapag speaker ang ginamit natin, bukod sa maingay ay baka mabingi pa tayo o kaya ay magreklamo yung kapitbahay. Sa pa, ang speaker ay may inductance dahil sa voice coil nito, kaya magkakaroon ng phase shift ang current at voltage na magpapataas ng power sa ating calculation. Dahil nadagdag na yung reactive power ng inductance sa resistive power ng speaker. Kapag ang load ay resistive lang, ang current at voltage ay in phase o sabay silang tumataas bumababa. Limbawa, ito yung voltage, ito yung current, sabay sila sa pag-akyat baba, walang phase shift. Once na nagkaroon ng inductance sa circuit, yung current ay nahuhuli na sa pag-akyat baba ng voltage. Ang phase shift ay proportional sa inductance ng coil. Mas mataas ang inductance, mas malaki ang angle ng phase shift. Kabaliktaran naman kapag ka-capacitor ang nasa circuit. Nauuna yung current sa voltage. Tignan natin ulit ang Ohm's Law pie chart. Ang isa pang formula ng power ay power is equal to current times voltage. At dahil naka-add na dyan ngayon ang reactive power ng inductance ng speaker, mas mataas ang makukuhang power compared sa kung resistive load lang ang load. Kaya para makuha yung totoong power, mumultiply pa ang current times voltage ng cosine value ng phase shift angle ng current at voltage. Kaya ang formula ay ganito na. Power is equal to current times voltage times cosine ng phase shift angle in degrees. Ang cosine values ng phase shift ay less than 1. Makikita ang cosine function sa ating cellphone calculator. Dahil hindi naman pare-pareho ang inductance ng speakers, purely resistive load na ang ginagamit sa pagsukat ng power ng amplifier sa input frequency na 1000 Hz o 1 kHz sine wave. Kaya yung cosine function ay hindi na natin kailangan. Ang product ng RMS current multiplied by RMS voltage ay continuous average power, hindi RMS power. Para madaling sulat, pinaiksi na lang ito sa RMS power. Para sa paglilinaw, meron tayong vlog dyan sa paano mag-match ng speaker at amplifier, at sa part 2 ng Understanding Loudspeaker Specifications 101.
Magbigay ka nga ng specification ng hi-fi amplifier. 100 watts continuous average power from 20 hertz to 20 kilohertz at 8 ohms. 0.08% total harmonic distortion, both channels. Okay, thank you, Papa. Miya-miya ulit, tatawagin kita. Yung 100 watts from 20 hertz to 20 kilohertz ang tinatawag na power bandwidth o frequency response ng amplifier. Yung 20 hertz to 20 kilohertz ay ang range ng human hearing. Sa karaoke amplifier, umaabot lang ito hanggang 16 kilohertz. Bakit both channels driven? Kasi kailangan loaded yung power supply para makuha yung totoong wattage ng power amplifier. Ang total harmonic distortion o THD, 1% ang maximum allowable value para sa hi-fi. Ito ang ginawa kong purely resistive dummy load. 8 nichrome wires per channel. Ang bawat isa ay rated 1,500 watts. At mas werte dahil may average resistance na 30.4 ohms ang 16 na nichrome wires. Kaya hindi na kailangan putulan pa. Itong apat in parallel ay may equivalent resistance na 7.6 ohms. At kapag ikinabit natin itong jumper na ito sa parehong channel, 8 ang magiging parallel per channel at ang equivalent resistance ay 3.8 ohms. Ang nichrome wires ay ginawa para sa heating element ng electric stove, hair dryer at iba pa. Hindi ito gaanong nag-oxidize o kinakalawang at konti lang ang tinataas ng resistance kapag mainit na. Pwede tayong gumamit ng isa lang na nichrome wire per channel, puputulin para makakuha tayo ng 8 o 4 ohms. Pero mag-iinit ito at magbabaga kapag malakas ang power amplifier. Kaya mas mainam ang marami para ma-divide ang power ng amplifier at hindi ganong mag-init at tumaas ang resistance. Kung tataas ng ang resistance, may jumper tayo sa parehong channel para maibaba ang resistance. At para hindi ganong mag-init, tututukan natin ang electric fan. Ang actual resistance ng ating dummy load ay makukompute natin habang nagtetest tayo sa pag-apply ng Ohm's Law formula. Sa pie chart, makikita natin na kung resistance ang kailangan, divide the voltage by the current. Resistance is equal to voltage divided by I or current. Sa pagkuha ng amplifier power, ang reading ng voltage at current before clippings ang kailangan natin. Kapag ka may clippings na kasi, hindi ito maganda sa pandinig, nakaka-stress ng amplifier at marami ang nasisirang speakers at tweeter dahil sa clippings. Ito ang mga instrumento na gagamitin natin sa pag-calculate ng amplifier power. Clamp meter para makuha natin ang current sa 220 volts input ng amplifier. DMM na true RMS hanggang 1 kHz para sa current ng 8 o 4 ohms load. Nakasiris ito dito sa right channel. Handheld oscilloscope para makita natin ang waveform ng output ng amplifier pati na ang RMS voltage. Nakatap ito sa output ng amplifier kung saan nakakabit ang ating dummy load. Laptop with audio audition software para makapag-generate tayo ng 1 kHz sine wave. Sa lakas ng input signal na ito,
na minus 3 decibel, magkiklip na ang amplifier sa pagitan ng 11 at 12 o'clock position ng volume control. At ang interface natin sa laptop ay ang Behringer na ito with USB and RCA output para sa input ng amplifier. Ito ang waveform ng pure 1 kHz sine waves na ginagamit sa pagsukat ng amplifier power. Makikita na gentle ang pagbabago ng slope sa peak ng wave sa parehong positive and negative sides nito. Tignan natin ang frequency analysis. Makikita na 1 kHz lang ang dominant frequency. Ito ang dapat output ng amplifier sa kanyang rated maximum output power. Walang iba pang frequencies na kasama. Lakasan natin hanggang sa magkaroon ng konting clippings. Nasa minus 3 decibel tayo, ang maximum signal ay 0 dB. So, ibu-boost natin ng 4 dB para magkaroon tayo ng 1 decibel clippings. Yan. Ngayon, makikita na na-clip na ang peak ng wave sa parehong positive and negative sides nito. Balikan natin ang frequency analysis. Makikita natin na bukod sa fundamental frequency na 1 kHz, maraming frequencies na ang umangkas o sumabay. Yan ang mga tinatawag na harmonic distortions. 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz, 9 kHz, 11 kHz, at iba pang mataas na ad harmonics. Kawawang Twitter, sa kanya lahat ang punta ng mga yan hanggang sa mag-init at masunog ang Twitter. Kaya pag mahina ang amplifier mo at nilakasan mo dahil may birthday o kaya New Year, sandali lang sunog ang Twitter at mag-iinit ang amplifier na posibleng bumigay din. Kung low frequencies naman ang nagkaroon ng clippings, delikado ang whooper, ganoon na rin ang Twitter dahil aakyat ang ibang harmonics niyan sa Twitter. Yan naman ang kainaman ng malakas na amplifier. Mas nakakaiwas sa clippings, kaya mas safe ang speakers mo. Okay, naka-setup na tayo ngayon. Ipapakita ko ang mga connections ng ating mga instrumento sa isa. Ito ang source ng ating 1 kHz sine wave input signal sa ating amplifier. Punta tayo sa likod. From the source of signal, ito ang ating interface. Ito ang input at RCA output papunta sa CD input ng amplifier. Nakakonekta sa left and right channel ang ating dummy load at nakatap naman ang ating oscilloscope dito sa right channel output ng amplifier. Ito ang ating dummy load na naka 8 ohms ngayon. At ito ang current ng ating dummy load na makikitang naka-series dito sa right channel. Ito ang plug ng amplifier at ilagyan natin ang clamp meter dito para mabasa natin ang input current ng amplifier para sa pag-calculate ng efficiency. Yan ang ating
oscilloscope at DMM. Mas maganda yung ganitong arrangement ng ating mga instrument para makita natin ang pagbabago sa waveform habang nilalakasan natin ang volume ng amplifier. Nakapag warm up na ang amplifier, ngayon ito ang makikita natin ang voltage waveform output ng amplifier na wala pang clippings. Lalakasan natin para magkaroon ng clippings. Lakas. Ayan, makikita natin na napuputol na yung dulo ng sine wave. Ibabalik natin ng konti, konting hina. Konti pa, konting-konti na lang. Ayan, pwede na yan. Konting-konti pang hina. Okay. Okay, halos wala ng clippings. Makikita natin na ang load voltage ay 45 point, naglalaro sa point 25 hanggang sabihin natin point 30 o point 35. At ang load current naman ay 5.67 amperes. Ang ating line current, close up natin, ay 3.2 amperes sa 220 volts. Okay. Ngayon, mag-compute natin ang ating dummy load resistance at ang output power ng amplifier, pati na ang efficiency ng amplifier. Dummy load resistance R is equal to load voltage E divided by load current I, which is equal to 45.35 divided by 5.67 equals 7.998 or 8 ohms. So, okay, 8 ohms ang ating dummy load. Compute na natin ang continuous average power, aka RMS power. Sa Ohm's law pie chart, RMS power is equal to load current I multiply by load voltage E equals 5.67 times 45.35 equals 257 watts. Peak power is equal to 2 times RMS power equals 2 times 257 equals 514 watts. Input power ng amplifier is equal to line current I multiplied by line voltage E equals 3.2 amperes times 231 volts equals 739 watts. Efficiency is equal to output power divided by input power equals 257 divided by 739 equals 0.3478 equals 0.35. Multiply by 100 para maging percentage or 35%. Test na natin ang output ng amplifier sa 4 ohms load. Sa 4 ohm test, ikakabit na natin itong jumper sa parehong channels para bumaba ang resistance mula 7.6 ohms to 3.8 ohms. I-close up natin. Ito yung jumper sa left channel para maging 4 ohms. At yung red wire na yun ang sa right channel na naikabit ko na. So, ito ang ikakabit natin ngayon.
konting hipit. Yan, okay, mahigpit na. Sa 4 ohm load, tataas ang output current ng amplifier, at para iwas overload, pinalitan ko ng clamp meter yung DMM through RMS to hanggang 1 kHz. Ang wire na ito ay nakaseries doon sa right channel ng dummy load. Yung DMM gagamitin natin para i-monitor yung line voltage amplifier. Teka, may tanong yata si Kaka. Yes, Kuya. Yung jumper sa iba ng left and right channel ng dummy load. Sana buddy, yeah, just yun. Oh, hindi ba sinabi ko na yan kanina? Di kaya ta nakikinig eh. Sorry, Kuya. Nag-recharge deco pamina kasi feel colo beteco. Humana pandemic ko kaya handy ko madinit. Lobat, good excuse. Kapag nalobat ka ba, ano pa ang mga humihina sa'yo? Yung kiosk ko to ebuma betal, eyesight ko malebo, boses ko hindi ko alakasan, mahina, at pati na memory ko affected. Ngayon, fully charged ka na ba? Yes, kuya, fully charged na ako. Okay, good. Maganda yung tanong mo dahil yan muna ang gagawin natin ngayon. I-check muna natin kung 4 ohms nga ba ang ating resistance ng ating dummy load before clippings para accurate ang ating result. Thank you, Kaka. You're welcome to that. Ito na yung output ng amplifier sa 4 ohms before clippings. Ang RMS voltage ay 30.0. Sabihin natin 0.6. At sa reading naman ng ating clamp meter ay 8.96. Ngayon, makakalculate natin kung nasa 4 ohms tayo. Resistance is equal to voltage divided by current equals 34.6 divided by 8.96 equals 3.86 ohms. Kulang ng 0.14 ohms para maging 4 ohms. Konti lang, pero kaya pang i-adjust yan dun sa ating jumper sa dummy load. Magdadagdag tayo ng konting resistance. Yan. At ganun din sa kabilang channel. Pagkatapos ay uulitin natin ang test. Tingnan natin ngayon kung nasa 4 ohms na tayo. Ang voltage ng load ay 35.6 at ang ating line current ay 9.04 amperes. Ang ating line voltage ay 224 volts. At ang line current naman ay, zoom natin, nasa 5 amperes. Okay, i-check natin kung nasa 4 ohms tayo. Resistance is equal to 35.6 divided by 9.04 equals 3.938. Napakaliit na ng diferensya para maging 4 ohms, kaya kukonsider na natin yan na 4 ohms. Ngayon, isolve natin ang RMS at peak power sa 4 ohms. RMS power is equal to voltage times current, 35.6 times 9.04 equals 322 watts. Peak power is equal to 322 times 2 equals 644 watts. Yung input power sa amplifier, P in, is equal to line voltage E multiplied by line current I equals 5.05 times 224 equals
1,131 watts. Efficiency is equal to RMS power divided by the input power equals 322 divided by 1,131 equals 0.28 or 28%. Nakita natin na malayo sa advertised 4 ohms peak power na 1,400 watts ang totoong peak power ng amplifier na umabot lang sa 644 watts o sabihin natin 650 watts. Maging honest na lang sana ang ating mga vendors at ilagay yung totoong specifications para naman matama ang ating speakers and amplifier matching. Diba, Kaocho? Yung summary ng ating test na ginawa ay nakasummarize sa screen. Over 30 minutes na pala tayo sa vlog na ito at marami pa tayong itetest na amplifiers. Kaya sa part 2 natin itutuloy at puro pag-test na lang ang ating gagawin. At sasummarize natin tulad ng ginawa natin. Baka dito ka na sa harap. To a young exposed fan selling out man amplifier in Dubai that was young subpar compute man efficiency. Hindi na kasi 5 to 10 watts lang naman yon, kaya hindi makaka-apekto sa efficiency calculation. Young sub input signal no 1 kilohertz came in up back is hot harmonics lang and pumasak. Okay, magandang tanong yan. Kasi yung input signal natin ay symmetrical. Ibig sabihin, parehas yung waveform ng nasa positive side at negative side. Kaya ganoon. Pero sa music at speech input, hindi na symmetrical yan. Kaya at even harmonics na ang aangkas sa mga harmonic distortion na mas lalong magpapainit ng voice coil ng speaker at meter. Okay, got it to that. Thank you. Sige, paalam na tayo sa ating mga ka-audio at sana ay mag-like at mag-subscribe na sila para kita agad nila ang part 2 ng ating vlog na ito. Abangan ang part 2, ka-audio. Bye! Mag-like at subscribe na ka-audio. Bye! Bye!